Yan, so kamusta pa mga kababayan? So wala kasi akong time para mag-vlog ngayon. So habang bumabiyahe ako, magbo-vlog ako. So ito mga kababayan ha. Marami kasing umaalma sa mga friends ko sa Facebook. Siguro ako hindi pa ako masyadong bumabanod sa YouTube dahil sa Facebook muna ako. So ang sabi nila, bakit ko rin binabanatan si Sara Duterte? Actually mga kababayan, hindi ko naman binabanatan si Sara Duterte. Ang gusto ko lang ipakita doon sa mga Facebook post ko tsaka sa mga Facebook na video na in-upload ko sa Facebook is para sa akin, hello pa si Sara Duterte para maging presidente. Hello pa para sa akin. Oh, kasi ako mga kababayan, hindi naman ako DDS. Hindi ako DDS at hindi rin ako dilawan. Pilipino ako. Kaya ako bilang isang Pilipino, mas iniisip ko kung ano mas makakabuti sa Pilipinas. Hindi ko kung ano mas makakabuti sa DDS. So syempre para sa akin, sino bang mas karapat-dapat na maging presidente next year? Di ba? O ta, sino ba yung mga pwedeng pagpilian natin ngayon? Sa ngayon, di ba, si Ping Lacson, si Isko Moreno, si Sara Duterte, si BBM, si Lenny Robredo, si Manny Pacquiao. Oh. Sa mga pangalan na nabanggit ko na yan, sino bang mas credible dyan? Sino ba yung mas karapat-dapat dyan? Siyempre, para sa akin, doon na tayo sa taong may experience na. At saka alam naman natin na may alam sa batas at alam i-execute ito. Dahil nga alam naman natin si BBM. Naging executive yan, di ba? Nasa executive branch dati yan. Naging legislative branch din dati yan, di ba? Sa Senado. So para sa akin, sa mga candidates na yan na pwedeng tumakbo next year, yung mga pangalan na yan, para sa akin, mas karapat-dapat yan si BBM. Kasi si Sara Duterte, to be honest, hilaw pa yan eh. Bata pa yan, hilaw pa yan. At saka hindi siya katulad ng tatay niya na may political will. Paano ba naging basihan ko? Ito mga kababayan ha. Sa loob ng 5 taon na naging presidential daughter si Sara Duterte. Di ba? Hindi ko nakitaan ng political ideology. Kasi sobrang tipid magsalita eh. At saka plataforma din, di ba? O sasabihin na naman ng mga DDS yan. Ba't ka naghahanap ng plataforma? Wala pa nga campaign period. Ayun nga eh. Ayun nga ipon ko dun eh. Wala pa nga campaign period, wala pa nga plataforma. Bakit gusto nyo nang iboto? Si Isko, alam na natin yung political ideology ni Isko. Si Ping Lacson, si Pacquiao, at saka si BBM, alam na natin. Pero si Sara Duterte, hindi pa natin alam yung political ideology niya. Not unless na magsasalita siya. Yun nga lang sa loob ng 5 taon nung narinig ko siya magsalita, ang layo sa tatay. Ako mga kababayan, nagiging honest lang ako ha. Hindi ako DDS ha, hindi ako dilawan ha, pero nagiging honest lang ako bilang isang Pilipino. Nasabi ng iba dyan, ba't ba pinag-aaway yung Marcos at Duterte? Eh hindi naman magkaaway yan, magkaibigan yan. Oo nga, totoo nga. Oh. Pero para sa akin, sino ba mas karapat-dapat na maging presidente? Si Sara ba o si BBM? Oh, doon na tayo sa track record. Di ba? Doon na tayo sa may experience. At saka, doon na tayo sa alam na natin kung ano yung political ideology niya. Na si BBM, pinakita niya na kung ano political ideology niya. Ayan kasi hirap sa ating mga kababayan eh. Di ba? Tayo mga Pilipino, doon po rin tayo sa pinaka-popular eh. Kung sinong popular, kung sinong sikat. Ayan ang binoboto natin. Ayan ang gusto natin. So ito nga yung point ko dito, no? Paulit-ulit ako. Hindi ko pinag-aaway ang mga Duterte at saka yung mga Marcos. Sino ba naman ako para pag-aawayin ko yung mga yan? Ba't malaking pangalan ba ako? Ako, sinasabi ko lang yung opinion ko bilang isang Pilipino. Na kung papapiliin ako kung si Sara Duterte ba o si BBM ang magiging presidente, mas pipiliin ko si BBM. O syempre bilang isang Pilipino, mas iniisip ko kung ano mas makakabuti sa Pilipinas, hindi yung mas kung ano mas makakabuti sa DDS. O di ba? Ito nga, oh. May mga nakakasagutan ako sa Facebook. Sige nga. Anong political ideology ni Sara Duterte? Hindi raw nila alam kasi hindi pa raw nagsasalita, wala pa raw campaign period. Yun naman pala eh, wala pa pala campaign period eh. Oh, hindi pa pala nagsasalita eh. Oh, bakit niya pinatatanggol sa akin si Sara Duterte? Oh. Isipin mo, hindi niya alam yung political ideology, pinatatanggol nila sa akin, samantalang si BBM. Andiyan na yung political ideology na, hayag na, alam na natin. At kahit plataforma niya, alam na rin natin. Oh. Wala pang campaign period dyan. At ito pa mga kababayan ha, si Pangulong Duterte,
2016 pa lang at 2014 pa lang, umiikot na sa Pilipinas yan. Para ipakita yung plataforma niya sa federalism. Di ba, sipin mo, 2016 yung election, 2014 pa si Pangulo Duterte umiikot na sa buong Pilipinas. 2014 pa lang, alam na natin yung political ideology ni Pangulong Duterte. Oh. Eh, ito nga eh, malapit na yung campaign period. Gustong-gusto niyo si Sara Duterte, hindi siya pa nga alam kung anong political ideology niyan. Ang alam lang natin, ipagpapatuloy niya ang mga nasimula ng tatay niya. So ang tanong, paano niya ipagpapatuloy? Sinagot niya na ba yan? Actually, meron siyang interview kay Banat Bay na kahit si Banat Bay, nakikita ko, pinoprotektahan niya rin si Sara. Ako mga kababayan, sabi ko nga, hindi naman ako DDS. So alam ko, may mga DDS na nakafollow sa akin sa YouTube. At alam ko na hindi nyo magugustuhan itong mga sinasabi ko. Pero sa akin lang, hindi nyo naman ako katulad eh. Hindi naman ako DDS eh, Pilipino ako. At yung pahayag ko na to, at yung desisyon ko na to, nasuportahan si BBM para maging presidente. Pahayag ko to bilang isang Pilipino, hindi bilang isang loyalista at bilang isang DDS. Bilang isang Pilipino itong pahayag ko na to. Ako kung nakukuha nyo yung point ko dito, basta yung pinaka-point ko dito, ito lang ha, bago tayo magtapos kasi malapit na ako. Ako bilang isang Pilipino, mas iniisip ko kung anong mas nakakabuti sa bansang Pilipinas. At syempre, meron tayong pagpipilian na si BBM bilang presidente, si BBM mapipiliin ko kung kay Sara. Ayun lang yun. Pwede naman maging presidente si Sara Duterte eh, siguro sa susunod na election. Pero wag muna ngayon, kailangan nyo pa muna siguro pag-aralan yung mga bagay-bagay. Tandaan nyo po, magkaiba po yung mayor sa presidente. Ayan po dapat yung iniisip natin dito. Oh, bilang isang Pilipino, iniisip ko kung ano ang mas nakakabuti sa Pilipinas. So para sa akin, ano ba at sino bang presidente ang mas makakabuti sa Pilipinas? Si Sara ba o si BBM? Siyempre si BBM para sa akin. Oo. Kaya huwag niyong sasabihin sa akin na pinag-aaway ko yung mga DDS at saka yung mga loyalista. Hindi ganun yun. Dahil ako, hindi ko naman sinasabi na loyalista ako. Diba? Pero ako, may mga kaibigan akong loyalista na sa Facebook, diba? May, sa personal na buhay, may mga kaibigan akong loyalista. Kung kinukonsider nila akong loyalista, nasa sa kanila yun. Pero para sa akin, BBM supporter po ako. Para malinaw, BBM supporter po ako. At saka ito pa mga kababayan din ha, may mga kaibigan din ako mga loyalista at nakakausap ko sila at sinasabi nila sa akin na sana mag-give way muna si Sara Duterte para maging presidente. At sinasabi ko, bakit hindi niyo sabihin, bakit hindi kayo mag-post sa Facebook o kaya gumawa kayo ng video? Ang sabi nila, natatakot daw sila sa mga DDS, baka kuyugin daw sila. Pero mo natakot sa DDS? Mga DDS lang yan. Kaya sa bagay, nakikita ko nga kahit yung mga politikong iba na hindi kaalyado ni Pangulong Duterte, takot sa mga kulto ng DDS. So yun lang. So ayun nga, di ba ganito lang yan eh. Titingnan mo kung anong mas makakabuti. Oh. Siyempre mas iisipin mo, siyempre mas pipiliin mo kung ano ang mas makakabuti sa Pilipinas. Oh. Kung meron namang BBM dyan na mas mahusay sa lahat ng mga magiging candidates next year, bakit hindi ko ipupush si BBM? Eh total, meron naman akong platform, meron naman akong maliit na channel para magsalita. So gagamitin ko yung channel ko na itong channel na itong maliit kong channel para magsalita. At para ipakita ang suporta ko kay BBM. Ayun lang po yun. So sana nga po, Mr. Bongbong Marcos, sana nga po, alam po namin na ikaw yung mas karapat dapat maging presidente sa Pilipinas next year. So sana po tumakbo ka. Kahit sino pa yan na makalaban nyo, sana po tumakbo po kayo. Ayun lang po yun. Sige pa, maraming salamat.